Hello my loves, welcome back to my channel. Again, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa narcissistic relationship at ano-ano itong mga early stage sign na may narcissistic personality disorder ang iyong karelasyon. So, what I'm sharing you my loves based on my research and also from my own experience. So, unang sign na ang kadating nyo ay merong NPD or Narcissistic Personality Disorder. First sign, he make you feel seen. He make you feel special. He treat you like a queen. So yun, sobrang, they call it in a psychology term, they call it love bombing. So nila love bomb ka niya. Everything you say are ibinavalidate niya. Parang talagang itrinato kanya na prinsesa. At pero in this stage, at the same time, inaano ka na niya, ini-scan ka na niya kung ano yung mga gusto mo, ano yung ayaw mo, ano yung mga gusto mo, yun ang i-reflect back niya sa'yo. So you feel like you meet your prince charming or something like that. Minimimic niya yung behavior mo at yun din ang ina-act niya. So it likes, you feel like you have something in common. But for me and my experience, it's like I'm falling in love with my own reflection, my own self, my own good qualities. Kasi nga, narcissists are empty, they don't have any identity. Lahat na lang ng may mga pinoportray nila, every target or every people, person na kaharap nila ay something they get from someone else. Or it's a must. So, yun. Yun ang number one stage ng narcissistic relationship, love bombing. Then, the second is, future faking, like meron siyang sasabihin sa'yo kasi nga in a stage, nasa early stage pa kayo, alam niya kung anong klaseng tao siya, alam niya yun na somehow magigising ka, kaya dun umpisa pa lang massive na yung pagpaplano niya, kasi nga NPD, they know there is something wrong with them. They know na they can't hold long enough the relationship. They know na lalabas at lalabas yung totoong sila at mapapansin mo bilang karelasyon dahil nga sa madalas yung magkasama. At saka yun nga, gaya ng sinabi ko, their words doesn't match with their action. So pay attention with the action, not the words. Kasi magaling silang sabihin sa'yo kung ano yung mga gusto mong marinig. But you know, yung intuition mo ang magsasabi mismo sa'yo. Neither that words is empty and it means nothing. So yun ang pinaka-ano rin na napansin ko. Na kahit na anong tapos mag-i-love you yan sa'yo ng sobrang aga. It like wala sa panahon. Hindi napapanahon yung pagsasabi niya sa'yo ng I love you, na how lucky am I to have you, na ganyan. Hindi nagmamatch kasi kakilala mo lang sa kanya. Yun, parang mga ganun. Kasi ang normal kasi na love is my process yun siya. But with NPD, they jump right away and yeah, like love bomb you and start tricking you, start manipulating you and everything. So yun. At kapag na medyo parang nahulog na yung loob mo sa kanya, diyan nalalabas yung yung devaluation. Oh, hindi pa naman devaluation, pero you will notice the mask will start to slip. So madahan-dahan ng lumalabas na yung maskara niya. Kasi nga, how tiring is it to wear a mask? Hindi mo mamimaintain talaga. Hindi mamimaintain to wear a mask. So lumalabas yung talagang pagiging NPD nila. So yun. And they have a reason, a never-ending reason. And instead na mag-sorry, they can manage
like mindfucking to twist everything just to mess up your mind. Tapos minsan pagkakausapin mo, they jump in another topic like what is going on here. Ganon. Gusto mong kausapin minsan, kunyari may gustong yung sa akin naman on my experience, like if I want to have a one-on-one conversation or like heart-to-heart conversation, they start like, should I go now? Yeah, should I go now? Like, umiiwas. Kasi, then I said, yeah, if you like, then you feel like, ano nangyari? Imbis na gusto mong kausapin, iniwan ka lang ng basta-basta. Alam mo bakit iniin yung umaalis? Kasi nga, alam nila na, they cannot hold the conversation, like a mature conversation. No. The, narcissists are kids trapped in adult's body. Kaya ganun. Alam nila yun na pag nag-usap kayo, alam, mapapansin mo yun. Kaya nga, dun sa stage na yun, lalo't alam nila na hindi pa masyado secure, hindi ka pa masyado secure, hindi ka pa nila nasi-secure as a source of supply, hindi ka pa masyado nahuhook, hindi pa nila masyado hawak yung feelings mo, yung puso mo, ganun. So, they are scared, but at the same time, they are leveling up their game. So, yun, yung pangatlo, meron na yung ano, yung, yeah, discard. Kasi syempre, mapapagod ka talaga. They are so much energy draining. Kasi alam mo kung bakit napapagod ka? Kasi yung basic na, ano, na dapat meron ang isang relationship. They cannot provide it for you. They cannot provide it. So, ang nangyayari, parang ikaw lang yung gustong i-work out. Kasi nga, syempre, pinayaan mo na nang pumasok sa buhay mo, diba? So, you want to fight for it, something like that. So, you want to talk, you want to clarify things. No. And then, you feel like abandoned. Kasi everything you said, your words is means nothing. And your needs doesn't meet. Kaya, ang mangyayari, wala na, parang you are slowly losing your self-esteem. Like, tapos pag kinakausap mo, they are just mind-fucking you. Alam mo yung mga ganun? Like, nonsense yung mga ano ba? Then, manonotice mo talaga na immature, may pagka-immature talaga. So, dun mawawalan ka na ng gana, unti-unti ka mawawalan ng gana. But they will not let you go. Ay, hindi kanya pakakawalan kasi nga nag-invest siya sa'yo eh. Nag-invest siya sa'yo nung una, nung nasa love bombing stage kayo. Nag-invest siya sa'yo like, yeah, sabihin na natin gifts or attention. So, yun ang ayaw niya, yun pakawalan. At saka, ang sa narcissist kasi, it's, lalo na pag alam nila na high sensitive ka, tapos mataas din yung level of empathy mo. That's the qualities that the narcissistic choose to be as a perfect supply, because these good qualities of you, they can use it against you later on in this relationship. So yun, hindi ka pakakawalan. Tapos minsan nga parang wala na lang gulo, or kaya wala na lang, hindi ka na lang ma-stress, kumbaga preserve mo na lang yung energy mo for you. So, instead na magsalita ka pa, wala, oo ka na lang ng oo dyan, hayaan mo nang siyang ganun, ganyan. Tapos hanggang mag-ano ka na, yun, mag-trigger na yan ng anxiety. Kasi, yun na nga eh, you're slowly losing yourself na nga, di ba? So, yun. And then, pagka yung darating din ang time dyan na mapapagod ka, at sasabihin mo talaga na, enough is enough. At kapag dumating na ang time na yan, dun na yung, yun yung tinatawag nila na discard. Kasi sa narcissist relationship with the narcissist, either ikaw ang i-discard niya or ikaw ang i-discard mo ang narcissist. Kasi darating ang time na talagang mapapagod ka at sasabihin mo, ayaw mo na. But before that, narcissist also is working for that time to come, na kapag alam niya na wala na siyang mahihita talaga sa'yo, you are an empty shell of your former self. Wala na, i-discard ka na niya. Yeah, that means like basura na ang tingin niya sa'yo. Kasi wala na siyang maano talaga sa'yo. You're not giving him attention.
That is as unang-una yan ang gusto niya sa iyo, yung attention na binibigay mo sa kanya. You are not reflecting back his delusional view of himself, like hindi ka na nag-aano, kasi nga ang tingin niya sa sarili niya ay perfect siya, magaling siya. So hindi mo na, kumbaga hindi mo na, kasi nga wala ka nang energy nga, dahil nga sobrang abandon na ng feelings mo, inaabandon na kanya. So titigil ka talaga, kaya ano, so yun na, yung magkaka-discard na ngayon. So discard mo na siya, or kaya discard ka niya. Diyan nalalabas yung ano, yung sinasabi niya, ni sinasabi mong sinasabi niya sa yung mahal na mahal kanya, or ganyan-ganyan, ikaw yung prinsesa niya whatsoever. Lalabas na diyan ang kabalik, yung pinapakita niya sa iyo na una na perfect Mr. Perfect Guy, lalabas diyan ang kabaliktaran. So ikaw, masi-shock ka talaga, kasi how come na sa isang iglap lang na sinasabi, tao na nagsasabi sa iyo na mahal ka, at sa isang iglap lang is nagbago, nagtanggal talaga ng, in totally shock ka talaga, kasi nagtanggal ng maskara sa harapan mo. Narinig mo lahat yung mga pagkadumi-duming mga salita. Lahat na. Like abusive words, traumatizing words, nandun na lahat. So yun. So ikaw, you are in incomplete shock, no? Incomplete shock. So ngayon, aalis na yun siya. Halimbawa, alis na siya, wala na siya. Tapos ikaw, syempre, lalo na kapag hindi mo alam kung ano talaga yun, na ikaw, hindi mo alam, wala kang idea na you are in a narcissistic relationship. So you are in totally shock. Hindi mo alam kung anong nangyari sa price charming mo, nasaan. So yun. So kung meron po sa inyo na dumadaan sa ganitong anong sitwasyon ngayon, nako po, look for the keyword narcissistic abuse or narcissistic relationship, para po magkaroon kayo ng guidance and to help you heal yourself from the trauma, from that relationship. And then yeah, pwede rin po kayong mag-comment down below sa video na ito, at itatry po natin. I will share as much as I can po para po to help din po sa mga ano, sa mga audience po na makaka-relate. Yun. Then tuloy natin, pagka yan ano, yun, nagkahiwalayan na, 'di ba? Wala na. So ngayon, ikaw ngayon, parang shock, yun, shock na siya. Tapos yun, you are so down, you are so depressed. Sobrang hindi mo maintindihan kung anong nangyari, nawindang ka talaga sa mga nangyari, anong nangyari, ganyan. So habang ikaw pinupulot mo yung ano, yung sarili mo, yung mga natitirang piraso ng sarili mo to build it up again. Yung narcissist mo naman, busy yan ngayon, kasi narcissist, they cannot be alone. That is 100%. They cannot be alone. They always need somebody, someone that will stimulate their ego. At kapag wala dyan, wala, hindi man in present ng ano, kung walang tao dyan or whatsoever, they are in a random call. Just to keep them going, kasi narcissists are sabi nga nung ni ano ni Sam Bapkin ba yun, ano ba yun? He is an aware narcissist, na if you talk to a narcissist, you are talking with nobody is there. Yeah, ganun kalalim yung ano, yung narcissist. Kaya nga magugulat ka nasaan yung Prince Charming na pinresent niya sa yun nung nasa stage ka ng love bombing, na biglang naglaho, biglang naging si ano. Alam mo yung movie na ano, Jack and Jill ba yun? Ne? Dr. Jack and Hyde ba yun? Basta may movie na ganun, na paglalabas yung si doctor, yung mabait yung isa, tapos biglang lalabas yung isang ano niya, isang personality niya na talagang kabaliktaran. So yun. And then yun, habang ini-entertain niya yung sarili niya, like for example, like he is love bombing another target, or another target for us, supply, source of supply. Habang nilalabam niya yun, ikaw pilit kang ano, nirecover mo yung sarili mo.
Huwag kang mag-expect na tapos na kasi ang narcissist, bumabalik yan sa kanilang ano, old supply. And I can guarantee you, bumabalik sila. Bumabalik sila to test the water. Like, magbabalik, kung meron kasi yung mga narcissist, sobrang taas ng mga ng ego niyan eh. Later natin itatalakay yung about friendship, but we are now in a relationship about with narcissist. So babalik yan siya like random text, ganyan. Hihintayin niya lang, pero bibigyan kanya ng enough time na medyo okay na, na sa tingin niya parang okay ka na, nakalimot ka na, ganyan. Pero talagang magpaparamdam at magpaparamdam sa'yo yan to get a reaction. At kapag nag-react ka, like for example sa text, nandun na lahat yung namimiss kita, I love you, blah, 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 blah. Don't buy that bullshit. Never buy that bullshit. That is called also in a narcissistic, ano ba yung tinatawag nila? May lingwahe kasi yan eh. Yan ang tinatawag nila na hovering or hover. Hover means they want to suck you back into that relationship. Don't fall for it. Aralin mo yung red flag. At huwag kang ano, kahit sabihin mo pa na mahal ko kasi, huwag mong bibigyan talaga ng chance kasi huwag mong bibigyan ng chance. Please listen to survivor. We've been there. I've been there. At huwag kang bumalik talaga. Never. Kasi if you come back, pagkapag yan hinayaan mong makabalik sa'yo, magmumultiply yung abuse na ginawa niya sa'yo. Nung una, magmumultiply yan siya. Kasi ang goal niya nga is to tear you down. They cannot handle, they cannot allow you to be happy with someone else. Kasi kapag hindi ka mapapa sa kanila, hindi ka rin pakikinabangan ng iba. Ganon. Pero pag empty shell ka na ng sarili mo, wala ka. Yun, aalis na yan sila. Narcissist. Tribe on other people's pain. They love it. Kaya nga ang tawag nga sa kanila, devil on earth. Hindi ka maniniwala, hindi talaga ka panipaniwala yan, lalo na sa mga tao na hindi dumaan sa ganitong ano, abuse. Hindi ka talaga maniniwala kasi it's, hindi gagawin niya ng normal na tao. Hindi, ginagawa lang yan ng mga narcissist dahil they are not normal. They are severely disordered individual. Iba ang tingin nila sa ang view nila sa life, iba sa atin. So yun. So hindi ko na napahaba na tuloy yung video natin. Enough na siguro muna sa ngayon, mga loves. At kapag may na tutunan kayo sa video na ito, please po subscribe and click the notification bell para po updated kayo every time na may i-upload akong video. I hope na nakatulong sa inyo ito. At yeah, I just want to share awareness kasi narcissist is real. Excuse me. So, thank you so much, guys. I hope you learn a little bit from this video. And yeah, take care of yourself and heal yourself. Yeah. Yun lang po. Love yourself first. Bye-bye.